What's up mga kabeche? So nandito naman tayo for another video. So 4 months ago nga may inbox tayo at nireview na isang earphone na sobrang budget meal talaga mga kabeche. At ito nga ang QKZ AK6 mga kabeche. At ngayon mga kabeche, so binili ko yung QKZ AK6 4 months ago. And nandito ako ngayon para ibigay sa inyo ang aking honest and full feedback kung ano nga bang nangyari sa aking QKZ AK6, kung may mga negative ba o okay pa rin ba. So mga kabeche, sa mga nagbabalak dyan bumili, panoorin nyo to. So 4 months ago, binili ko tong QKZ AK6. Kung gusto nyong bumili na ito, no, may unboxing and review ako sa aking channel dito, panoorin nyo mga kabeche. And ito na nga siya after 4 months mga kabeche. Ang masasabi kasi dito, di ba, is included dito, may included na parang plastic na box. Ay, meron plastic na case. Then, meron siyang pares ng ear hooks. 3 pairs of ear tips. At saka, ano pa ba yun? Yung parang ipit sa mic. Yun lang. So, sa mga months na nagdaan, no, masasabi ko lang is, okay na okay talaga ang quality nitong QKZ AK6, no, sa base. Kung ano man yung nasa review ko, walang nagbago sa sound quality. So pupunta naman tayo sa ating durability. So sad to say mga kabeche, no, for now, actually mga ano, lagpas 3 months ganun mga kabeche, sira na yung left side nito mga kabeche, hindi na siya tumunog. And nagkaroon ng parang putol dito sa loob sa wire. So yun nga yung mga common na nangyayari sa mga earphones, di ba? Sa mga wired earphones. Dahil madalas is nagagalaw-galaw to o nahihila-hila, mga ganun mga kabeche. So hindi na bago sa atin magkaroon ng gantong problema, no, sa mga cheap earphones mga kabeche. So yun nga yung mga kabeche. Nang hinahang ako, syempre, pwede mo siyang gamitin pero isa lang. Pero ang pangit nun, di ba? Kung isa lang gagamitin mo. So tingin ko fault ko rin yun, no, dahil hindi ko siya naingatang mabuti. Pero kasi dahil dito sa shape niya, madalas siyang sumasabit pag hinihila ko dahil nga hook shape siya, di ba? Tapos nahihila ko bigla-bigla. Napipwersa. So siguro dahil din doon kaya nasira yung left side nito mga kabeche. Tapos yung ear hook niya mga kabeche, same lang siya sa mga cases, sa mga free transparent cases ng cellphones mga kabeche. Nagiging yellowish yung kulay niya. So pag tumagal, nagiging pangit rin, tatapon mo rin. Yung case, di ko rin naman ganung ginagamit kasi malaki. Tapos plastic siya. Tapos mga kabeche, yung print niya dito, nabura na. Then marami siyang mga dents dahil nga plastic siya. Hindi naman siya scratch resistant. Kaya nagkaroon na rin ng maraming gasgas. Yung gustong-gusto ko pa naman sana yung earphone na to. Kaso dahil nga hindi na gumana yung isang part niya, wala na. Bumili na ako ng bago. Yun nga yung nireview ko last time lang mga kabeche. Kung hindi nyo pa yung mga kanon, sobrang sulit din. Ginagamit ko siya ngayon araw-araw. 81 pesos lang ata yung mga kabeche. So yun lang na mga kabeche, magagamit nyo pa rin naman to, gumagana pa naman yung isang side. So yun nga lang, isa nga lang. Tapos ayos din yung mic niya, very clear din yung mic neto mga kabeche. Hanggang ngayon, wala nagbago. Yun lang talaga, may nag-loose na wire, which is common naman na nangyayari sa mga earphones na naiikot-ikot, nagagalaw-galaw, di ba? So yun nga, kailangan pag bumili kayo neto, ingatan nyo, huwag yung pabayaan sa kunsan-san, ilagay nyo sa isang lalagyan o itupi nyo. Pero all in all, recommended ko pa rin to mga kabeche. I still recommend this one. So yun lang, kung nagustuhan nyo itong video and may gusto pa kayong pa-review, pero kung nagustuhan nyo itong video ko, so yun lang, kung nagustuhan nyo itong video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Kung may gusto ka pang ipa-review ng mga mood earphones dyan, comment mo lang below. And kung may na-experience ka na, same dito sa aking QKZ AK6, comment mo lang yan. So yun lang, stay safe mga kabeche, ingat kayo dyan lagi. Yun lang.